Tapos, ano binibili mo doon? Sa mga ano po, pag may, pag nadating po ang mga recess. Oo nga. Isang mapagpala at mapagpalayang araw po sa ating lahat. For today's vlog po, dahil wala akong pasok, ay meron na akong time para gawin yung matagal ko na pinaplano. Ang linisin, ayusin, at i-organize itong aking ref. So tara, let's do a refrigerator makeover. So I've been watching a lot of ASMR vlogs lately at yun po yung nag-inspire sa akin para gawin ito. Lalo na yung mga vlogs about organizing your stuff, organizing your kitchen, organizing your ref, your pantry, nawala pala ako nun. So, yun po. So, naisip ko, kaya naman din siguro natin gawin kahit limited lang yung budget natin. At na-realize ko rin talagang importante na meron kang sistema. Meron ding sistema sa loob ng bahay at sa loob din ng ref. So, iba kasi pag-organize, di ba? Parang nakaka-relax at nakakawala ng stress. So, ipapakita ko po muna sa inyo ano ba yung itsura ngayon itong ref. Tingnan nyo naman po, di ba? Napaka-disorganized sa taas, kung ano-anong nakapatong, halo-halo na. It's a Panasonic. Maliit lang siya. Maliit lang na ref ito. Tapos, ito. Nakakahiyaman ipakita, pero tingnan nyo naman po ang ref namin. Walang laman at madumi na. So, talagang sumisigaw na siya ng help, help, clean me na. Yun, ganun. So, ito po kagabi ay dinefrost ko na. At, ala yan, oh. May isa lang yelo. Meron pang mga, naku, ang dumi po talaga. Hindi po ako proud na ganito po yung ref. At talagang medyo madumi na nga. At kailangan na ng linis. Pero at least pinapakita ko po sa inyo para alam nyo po na may pag-asa. Kumbaga, from this type ganitong itsura, kaya po nating ma-improve ang ating refrigerator at kaya natin itong ma-organize. So, syempre, linisin muna natin. Kailangan tanggalin muna natin lahat, linisan muna natin. Tapos yung mga bagay na hindi naman na kailangan, dapat itapon na. Labas ang ating lilinisin. So, pansin nyo guys, kung ano-ano po yung mga nakadikit nito sa ref. So, ito ay mga ref magnet mula sa iba-ibang bansa. Yung iba, bigay sa akin. Yung iba naman ay mga pinunapuntahan ko na rin. Like, for example, Batam, Indonesia, Malaysia, Singapore. Yan. Yan pa lang naman yung nararating ko. Pero yung iba, katulad nitong Hong Kong, bigay lang po sa akin. Tapos, meron din kayo mapapansin, katulad nito. Po ay drawing ng mga pamangkin ko. Ayan o. So, may Roxy, Tita Leia. Ito pa isa. So, ito ay drawing ni na Barunto at Batutoy. So, nakita lang ako kaya dinisplay ko rin siya dito sa ref. Tapos, ito namang mga Bible verses na to ay galing naman to kay Raven, yung anak na natin. Pero iba guys, na hindi ko na matanggal. Sobrang dikit. Sobra yung kapit. Kaya ako na lang yan. Inisan ko na lang sa lang. So, yun guys. Malinis na siya. Now, let's go to the fun part. Ilagay na natin yung mga laman ng ref. Nag-grocery po tayo para meron namang mailagay doon. At pansin nyo po ito. Ayan o. Meron akong mga nabiling
murang-mura lang po ito na ref organizer. So, hindi ito katulad ng mga nakikita natin na mamahalin, pero this will do. Guys, try natin kung kaya ko yung ASMR video. So, first, ilagay natin yung mga eggs. Kulang pala tayo ng isang egg. Dito naman sa fridge, guys, wala pa tayong mailaman masyado dahil hindi pa ako nakapamalengke. So, next time kapag bumili naman tayo ng isda o ng karne, sa ganito ko siya ilalagay. Try ko lang. Ayan. So, imagine na lang natin na meron ditong isda at meron ditong karne. So, perfect din siya dyan. Pag nakapamalengke, saka natin ilagay yung iba. So, inun ko na siya. Ganyan lang po talaga siya. Kasi nasira na yung ilaw niya. Ayan o, hindi na siya umiilaw. Pero, maganda pa naman siya lumamig kahit na sobrang tagalan itong ref na to sa akin. 7 years na to. So, isang pasilip pa sa itsura ng ref. Wow! Guys. Hi guys! So ayan po, tapos na ako maglinis at mag-organize ng ref. At talaga naman, totoo nga, very satisfying at relaxing at nakakawala ng stress kapag nakikita mong organized at maraming laman yung ref. Sana lagi itong ganito, no? At syempre, hindi ko naman po kayang ubusin, kahit kami na beka, hindi namin kayang basta-basta ubusin yung laman ng ref na to. At kaya ko talaga siya pinuno ay para ma-share ko din sa iba. Kaya naman, i-invite ko ang aking mga pamangkin para sa isang ref raid. The next day. Pasok! Wow! Ang aking mga visitors tonight. Dito po aking mga pamangkin. Katatapos ko lang sa office at sila naman ay bumisita dito. Meron akong actually treat para sa inyo. Simple treat dahil alam ko na katatapos lang ng mga klase at module. Kaya tara, haligayo. Kalilinis ko lang, kaayos ko lang nung ref. So, in-invite ko kayo para sa isang ref raid. Kahit anong gusto nyong kainin sa ref ay pwede. Sige, oo. Okay, open nyo na. Wag naman yung buong ref at wala na akong ref. Kuha lang kayo ng kung anong gusto nyo. Sino muna mauna? Sige, pila-pila daw, pila-pila. Oy, salang drinks. Kuha ng drinks. Pili ka ng drinks mo. May juice, may chocolate. Okay. Pati sa gilid, pwede ha. Abo. Milk ang gusto mo? Okay.
Next. Oh, milk. Ito. Yung natena. Ayan. Okay. At si Ate PM. Sige, go. Pineapple. Pineapple. Ayan. Sige. Bago kayo umuwi, pwede pa ulit kayo kumuha. Salamat. Oo, sige. Para bago umuwi, may baon. Kumbaga, di ba, dati nung may face-to-face classes, ito yung pinakamasayang part, yung recess. Kaya kumbaga, di ba katatapos lang ni Ate PM ng online class, ito yung recess. So sige, recess muna kayo. Bigyan na si nanay. Recess muna. Ayan, may fruits din pala. Kasama ng mga kids si Eric. Si Eric, ano ka din? Oh, kuha ka din, Eric. Ano gusto mo? Sa dalawa nito. Yakult. Sa itali kayong dala. Okay na doon dito. Oh, sige, sige. Thank you. Ayan. Na-miss nyo ba ang recess? Nung kayo ay may face-to-face classes, paano yung usual ninyong mga recess? Natatandaan ninyo? Mga binibili nyo pag recess. Kayo ba ay binibigyan ng budget, halimbawa pera? Opo. Tapos yun ang binibili nyo ng recess. Ano usual, magkano usually ang baon mo, Batutoy? 23. Tapos ano binibili mo doon? Sa mga ano po, pag nadating po mga recess. Oo nga. Ay, ano binibili mong food pag recess? May mga palabok po. Ah, okay. At least ay mga ganun pala, kala ko yung mga chicheria. Kala ko'y puro chichiri ang binibili mo. So, yung mga halimbawa, pansit, palabok, o kaya mga... Ikaw, mahal, ano ang usual mong kinakain pag recess dati? Nakan po'y palabok at saka po minute-made. Ah. Naging ganun. Magkano yung dati yung pagbibili kang palabok? Magkano? Yung isang palabok na ganun ay 15 po. Ah. Saka po yung minute-made ay 10. Ah. Saka popcorn. Ah, may popcorn din. Ikaw, Ate Ting. Ano, bigay mo sa nanay, tatay? Yung recess namin po ay lunch. So, bali ang binibili ko po ay mid-rice. Ah, yung pang-lunch na, ano? Mid-rice na, eh. Ako, isa-share ko sa inyo. Alam nyo ba na simula yung buong elementary, na ako ay elementary pa, grade school pa, ay well, hindi ako binibigyan ng pera. Na ano yung baon. So, never akong binigyan ng pera. Ang ginagawa noon ay tinatawag ako kasi yung mami ko po ay teacher. Diba si mami? So, pag recess na, pupunta ako sa room niya, may nakahanda na doon na ano, pagkain. So, kakainin ko kung halimbawa, ang ibinili sa akin, ganun, palabok, ano. So, hindi ako humahawak ng pera. Natuto lang ako na humawak ng pera nung high school na. Dahil ang high school, din ako sa Mount Carmel nag-aral. Oo. Kasi yun naman, ang elementary, lapit lang eh. Tapos pag tanghali, babalik lang ako dito para kumain. Eh, yung high school, malayo na. Nung time na yun, nilalakad ko lang mula dito, papunta dun sa Anuling. Tapos nagbabaon ako ng tanghalian. Bibigyan din ako, ang baon ko yata nun ay parang 10 pesos o 5 pesos, hindi ko na malalagay na 10 pesos siguro. Ay, alam mo yung 10 pesos na yon minsan ay isang linggo ko. Kasi, hindi ako nagre-recess. Nasabihan ni mami, bibigyan kita ulit sa kaya, ay, hindi ko pa po nagagasas. Ha? Ba't di ka nagre-recess? Siguro dahil nung bata ako nga, nung ako ay nasa elementary, dahil hindi ako sanay nang bumibili. Bibili pa ako, busog naman ako dahil nagbe-breakfast, tapos lunch doon din. Hanggang later on, si mami, inano na sa akin, hindi, ibili mo yan. Bumili ka ng kung anong gusto mo. Tapos doon, ang bibili ko lang, bawang manik. Magtitira pa ako. Sobrang tipid. Tanong sa tita kung magkano yung pinamalaki niya yung naging baon. Tapos ikaw din tatanong niya. Ah, eh, kasi syempre magkaiba naman ng time na yun. Yung 10 piso noon, marami ka nang mabibili. Ngayon, parang yung 10 piso, wala ka naman. Yung pinakamalaking naging baon niya?
Yung banana kayo ay magkano na nga? Oo. Ay, kay, nung ano po, magkano po ang pinakamalaki? Yun, 10 pesos. Oh, malaki na yun. Never akong nagbaon ng 20. Laging 10 pesos lang. Yung 10 pesos, marami ka nang mabibili nyo. Siguro yung katulad nung binabaon nyo, kasya na yun sa 10 pesos. Kaya tayo pang patalino. IQ smart. Pang patalino daw dati malay man eh, pag mag-exam. Oo, oh, ginagawa ko po yung dati. Pag mag-exam, nagre-review po. Oo, oh, habang nagre-review po ay nakain po ng mani. Saka chocolate. Kumakain din ako ng mani. Pero hindi naman, although narinig ko din yun, nasabi nga ipang patalino, pero dahil gusto ko lang din. Tapos ayun, ang dami noon, mga pamahingi, meron pang ano na ilalagay mo sa ilalim ng ulo mo yung notebook. Parang hindi ko po yun. Nagawa ko yun. Halimbawa, may exam bukas, o siya, review-review ako ngayon. Tapos ang ginagawa ko, ilalagay ko sa ilalim ng unan ko, para daw maalala. Siyempre, wala na mga scientific basis yun. Pero so far, nag-work naman sa akin. Parang pagbibinuan, pagbibinuan yung unan ay libro. Oo, yung mga ganunin. Eh, pag nalala ko nun, lagi ako may pag malapit na ba, may quiz, may long quiz, or may exam. Meron akong, ano, yung nire-review ko ay nasa sa ulo. At yun pala eh, sa, pagka mag-review, kaya na nilalagay sa ulo mo, sa ulo. Yun pala nilalagay yun, kasi pagka kami, mismong exam, nakatago ito sila. Hindi talaga yung mawawala. Alam yan ng mga 90s. Ano? Kuha kayo. Sige lahat. Hindi naman namin kinakain ni Bex. Para sa inyo talaga yan. Oo, kuha pa kayo. Kiyat. Dalawang flavor yung ano. Salamat po. Okay, welcome. Ba, wala nang tira sa tita. Hindi, okay lang. Para sa kanila talaga yan. Ayan, enjoy ba kayo kids sa Ref Raid? Opo! Yes! That's it for today's vlog. I hope you enjoyed watching. Lagi po nating tandaan, patuloy tayong magmahal, patuloy tayong maging masaya. Dahil may kalayaan ka. Thank you for watching. God bless! Bye-bye.